Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. At syempre, live ulit tayo ngayon sa Facebook. Meril, every week magiging live na tayo, no? So, pwede tayong abangan ng ating mahigit 100,000 followers sa Facebook at almost 40,000 followers ni Mayor Coco sa kanyang page. Dito sa page ng City of San Jose para sa ating PIO, our Oras ng Mamamayan, dito sa radio natin 103.3 FM. At nung mga nakaraang linggo, nabanggit natin na every other week ay bibisitahin na tayo ni Mayor, no? Aabalahin natin siya para mag-guest dito sa ating programa. Pero ngayon, naabala ulit natin siya at napag-usapan natin na mag-guest ngayong linggo na to dahil mayroon siyang mga mahalagang announcement na kailangan sabihin sa atin, lalo na tungkol dito sa pagbabakuna. So maraming salamat, Mayor, at kami ay uling pinagbigyan mo. Salamat din, Javier. Yes, at kahit papala, Mayor, masaya ako ngayong umaga na ito dahil ngayon lang kita naunahan dito sa radio station. Sobrang pagiging busy mo. First time. Bago ka pumasok, marami ka pang pinipirmahan dyan. Ano? Nandiyan pa yung mga ating sa UPC at nag-inihahabol yung mga papel. Mayor, bago tayo dumako sa usaping bakuna, dahil meron tayong mahalagang kampanya para sa bakuna, ano? Congratulations, dahil itong project mo na Pailaw ay patok na naman. In fact, ilang minuto after nating ma-post yung mga official pictures na pinagpuyatan ng PIO, no, para picturean, ay viral agad yung post, Mayor, at ang dami na agad nag-share. Siyempre, hindi mo nakikita yung activity ng page natin, pero just to let you know, Mayor, mahigit 1.5 million na tao na po yung nakakita ng viewers natin. So, ay, salamat. Oh. Ang nag-share nun almost 15,000, baka 17,000 na ngayon. Ganun kadami. Yes. So maraming salamat dahil marami na namang napasaya ang proyekto mong ito. Babasahin natin yung mga comments mayroon sa Facebook kasi baka yung iba sobrang busy mo, hindi mo na nag-check. Unang-una sabi, maraming talaga excited. Sabi ng isa, punta ako kahit may mga maasim. Ito yung nakakatawa. Ano ba yung maasim? Siguro dahil sabi niya yung mga tao pinapaminsan siksikan. Ito naman sabi ng isa kay Glessy T. Reyes. Sabi niya, wala po talagang imposible kung para sa bayan ng San Jose, action at action ng ating action man, Mayor Coco ng San Jose. Matuloy lang ang matagal ng hinihintay na pailaw. Salamat po, Mayor. Dami po pong pamilyang mapapasaya, lalo na ang mga bata. Sabi. Ito naman ang isa, sabi niya, Paskong Pailaw mabuhay, simbolo ng pag-asa sa kabila ng pandemya, simbolo ng liwanag sa dilim sa panahon ng COVID-19. Maraming salamat po, Mayor Coco, sa masaya at maliwanag na Pasko. God bless po, San Jose City. So maraming ganun pasasalamat. Sabi ng isa, amazing, mapapaiyak at matutuwa ka sa liwanag ng San Jose. Pinaparating na di tayo dapat mawala ng pag-asa pagkat heto na ang liwanag. Okay. So mayroon din naman katulad mo, Mayor, ay nagpapaalala. Sabi niya, ingat-ingat mga kababayan, tandaan po meron pang COVID-19, sundin po sana ang pag-uutos ng IATF. Ayan. So pag nakikita mo itong mga ganitong comments, Mayor, sa social media na ang dami talagang masaya, at kahit hindi ka magbasa ng comment kasi nakikita namin na ikaw ay naglilibot, madalas tinitingnan mo yung pailaw at kung ano pa mga dapat improvement, ano po yung nararamdaman mo? Unang-una, Jackie, pag nakikita mo yung constituent mo yung masaya, di siyempre normal lang maging masaya ka din. Dahil kaya natin ginagawa ito para sumaya ang tao sa San Jose. At pati yung mga kapitbahay nating bayan na napapasyal din dito. Kaya siguro po hindi matatawaran yung kaligayahan na nararamdaman ko dahil nakikita kong masayang-masaya ang mga tao, mga bata, na talaga naman pong nag-i-enjoy sila dahil nga nung panahon sa panahon ngayon ng pandemic, talaga namang ang tagal natin na nanahimik, naging taong bahay, na ngayon talaga naman parang lahat ng stress sa buhay mo parang nawala eh. Ngayong may pailaw dahil nakalabas pati mga bata. At ganoon din yung isang comment na syempre patuloy yung ating hindi pa naaalis yung COVID.
Kaya dapat talaga tayong sumunod sa health protocol. Yes, at ako, Mayor, I can personally tell, no, na kahit na maraming taong naglilibot, maraming siyempre pumapasok dun sa entrance. Maayos naman po yung pila kahit maraming pumipila. So good job doon sa binumuong team para ayusin yung pagpasok ng mga tao. At pagdating doon sa loob ng city social circle mismo, nakita ko talagang walang siksikan kasi nakokontrol yung crowd. May oras lang sila na dapat na doon. I think 20 minutes kailangan nilang lumabas para makapagpapasok na. Oh, ganun yung ginawa natin para ma-sustain natin yung health protocol. Yes. Okay, Mayor. Noon, medyo alanganin pa tayo, no, at hindi sigurado kung papayagan ba natin ang mga food vendors. Pero ngayon, malinaw. Napayagan mo sila at maraming nagtitinda na nga, pero medyo hindi naman ganun kadikit-dikit katulad ng dati. At napansin ko na may meron silang maayos na food cart lahat. So kanino sila ba dapat, Mayor, magpaalam na tungkol sa pagtitinda? Naka-assign dito sa mga nagtitinda, sa mga maliliit na nating nagdinegosyo, ay yung ating opisina ng tourism, kay Mr. Darmo Escuadro. Makipag-ugnayan lang po kayo doon. At ito nga po, isa rin ito sa natutuwa ako dahil may mga negosyante tayong maliliit na nabigyan natin ng extra income sa panahon ng Christmas season. Kaya po, nagdadagdag tayo, nakikita natin, inumpisahan natin sa limited lang, pero nakita natin na pwede pa tayo magdagdag. Kaya nagbigay tayo ng go signal sa ating Happy ng Tourism na magdagdag. At hanggang ngayon po, nagdadagdag pa kami. Ito po, ilalagay natin lahat sa ayos. Basta wala naman tayong ibang gusto kung hindi kumita yung mga gustong magnegosyo ngayong panahon ng season ng Christmas. Yes, at nabanggit mo sa isang Facebook post mo, Mayor, na magkakaroon din tayo ng film showing sa second floor ng palengke. Sa public market natin, yung dating ukay-ukay doon, ginawa natin sa baba. Kasi nga, parang yung iba, parang hindi napapanik nung ating mga namamasyal sa Pailaw. Ibinaba natin yung mga ukay-ukay natin. At doon naman natin gagawin sa second floor, sa pinanggalingan nila, yung ating film showing para sa mga bata. Na doon, safe ang bata kasi sila lang yung mga nandoon na pwedeng manood sa ating film showing. Okay. At ito, nabalitaan ko din sa City Tourism Office, Mayor, balak mo daw. Kasi dati nagkakaroon tayong mga pa-contest, parol, choral singing contest. Ngayon, ang gusto mo naman ay magkaroon tayo ng public caroling o may mga grupo ng bata, bawat barangay na pwedeng mag-caroling sa Ken-Ken. Ito ba ay malapit ng mangyari? Ito magiging online. Online. Live, okay. Facebook to. Okay. Na yung simpleng nagkakaroling na bata. Hindi na kailangan natin ng naka-uniform, nakadamit maganda. Basta yung presentable na damit, kung ano yung available na damit. At ito nga, si Darmo Escuadro din ang mag-handle dito. At syempre, ikaw, Jackie, kayong dalawa mag-handle dito. Na magpapakontest tayo para meron naman napapanood sa Facebook natin na mga nagkakaroling na bata. Kasi andun kasi yung spirit ng Christmas pag may nagkakaroling. Kaya gusto kong by December, siguro mag-start na tayo ng competition na to na simple lang po. Hindi natin kailangan gastusan yung ating mga anak para po dito. Dahil para pong mukhang natural talaga yung mga nagkakaroling. Yeah, so abangan natin yung announcement natin sa Facebook ng City of San Jose tungkol dito sa caroling program, Mayor. Yes, magkakaroon po ng announcement sa page ng City sa ating, yes, Facebook. Okay, ngayon, Mayor, dumako na tayo sa usaping bakuna, no? Kasi nabalita o inilabas ng Malacanang na magiging National Vaccination Days daw ang November 29, November 30 at December 1. So tatlong araw, binigyan ng target ang DOH na makapagbakuna ng milyon-milyong Pilipino sa buong Pilipinas. At dito nga daw sa ating lungsod,
ay binigyan tayo ng target na 7,000 per day na mabakunahan. So, nakikita mo na ngayon parang yung mga tao medyo hindi na ganun kadami yung gusto magpabakuna. Pero according to Marilyn din, unti-unti na rin natin yung silang nahihikayat, no? Dahil marami na nga mga kailangan requirements sa mga kung saan ka pupunta at isa dun yung kailangan, fully vaccinated ka. Pero paano natin, o ano yung sa tingin mo kailangan nating gawin para mas marami pang magpabakuna, lalong-lalo na sa November 29 to December 1? Ang target ko kasi na mabakunahan dito sa lungsod ng San Jose, 100%. Mm-hmm. Kaya ako nag-iikot sa barangay at nagdadala rin tayo ng bakuna sa barangay. Yes. So, itong darating na November 29, 30, and December 1, eh talaga nagkaroon tayo ng emergency meeting kahapon sa ating mga barangay chairman, ang ating CHO, ang ating DILG, ang community affairs, para humingi ng tulong sa mga barangay captains na magdala na magbabakuna sa ating pag-asa gym para ma-achieve natin yung 7,000 na tao na mabakunahan natin a day. Meron ka bang iniisip na mga incentives o para sila ay mahikayat meron? Kasi nabanggit mo sa isang mga kwentuhan natin noon na gusto mong itap yung private sector para ito ay tulungan, no, sa ganito. Ginagawa natin yung mga ibang negosyante natin kasi sa pag-ikot ko sa barangay, sinasabi ko magkakaroon tayo ng grand raffle sa lahat ng nabakunahan. Para mahikayat natin lahat magbabakuna. At ito, popondoan ng LGU ng worth 1 million. Aha. Lahat-lahat ang prices natin. Okay. At ngayon, may mga private sector, mga malalaking negosyante na ini-invite natin na magsuporta dito. Pwedeng dagdagan yung kanilang mga yung ating pa-prices. Pwede sila magdagdag para mas masaya. Yes. Oh, hindi, pero next year ko gagawin 'to. Next year. Ma-sure natin na tapos na yung vaccine. Mabaksin na lahat. Okay. Kailangan may raffle para sa bakunado. Oo. Okay. At isa na nga nagpe-pledge dito, ang ating isang malaking negosyante rin sa San Jose, isa sa malaking negosyante sa San Jose, na si Kuya Lito Biolago, na handang magbigay din, magdagdag ng papremyo para sa ating paraffle sa lahat ng nabakunahan. Yes. Lahat po ng nabakunahan lang ang kasali sa raffle na to. Dapat sa ina naman yung bakuna. So, yan. Dapat magpabakuna na tayo. Excited na tayo sa kung ano man to. Meron po ba siyang may ibibigay na mensahe sa ating mayor tungkol sa pagtulong niya sa inyo? Magandang umaga sa inyong lahat. Kay mayor. Tsaka sa lahat ng mga nakikinig. Nung isang araw, tinawagan ako ni Mayor para nga din sa bakuna ng gaganapin sa 29-13-1. Sabi niya, well, ito, baka pwede kang magpabigay ng sarapol. Eh, ngayon po, nung sinabi niya sa akin yan, sige, wala namang problema. So, bali, bukas po, sa 29-30 hanggang 1 po, ay meron akong nihanda ng mga rapol po para doon sa mga magpapabakuna. Ano po, yan po yung additional lamang doon sa mga programang inaayos ng ating mahal na mayor. Po. Okay, so ibig sabihin lahat mayor nang pupunta sa araw na yun ay may chance na makakuha ng incentive. Uunahan na pala tayo ni Kuya Lito. Sa 29-30 at December 1 na pala siya magpaparapol. Eh ako kasi by March pa next year. Ngayon yung kanya pala sa day, 3 days lang na yun, every day. Meron siyang parapol. Sa mga magpapabakuna, ha? Sa mga pipila. Yes, sa mga pipila. Okay. Naku, baka hilang ngayon po kayo ng... Kasi sa ibang bayan, mayroon may pinaparapol daw. Kalabaw, baka. So, yan eh. Surprise po yan, ano? Kung ano-ano. Ito po ay, sabi nga, incentive lamang at na normal na ginagawa sa mga ibang bayan para po mas maraming makapagbakuna. Kasi target nga ng ating
lokal na pamahalaan na makapag na sana 100% yung magpabakuna. Yes. Kaya yun pong ano no, mayor, may mga nakikita rin akong comment sa Facebook na sana naman daw wag naman daw ikit sa pwera yung mga hindi bakunado dito sa paglilibot sa Pailaw. Para po sa kaalaman ng lahat, may sa mga ibang bayan po, hindi ka papapasukin sa restaurant kung ikaw ay hindi bakunado. Yes. May mga ganun. Kaya responsibilidad po natin ito para naman protektado hindi lang yung mga bata na naglilibot. So sana po sumunod po tayo. At wala namang hindi lang naman sa atin yun eh, sa ibang bayan yes, na mas mahigpit pa eh. 'Di ba? Yes. Talagang kailangan meron kang card ng ikaw ay nabakunahan, vaccination card. Fully vaccinated ka para makapasok ka sa isang kainan o isang restaurant or sa ibang mga pasyalan nila. Yun talaga yes. Requirement. At saka, yung mga mahilig maglibot dyan, ano, dapat na kayo talaga magpabakuna dahil hindi kayo makakapunta sa ibang bayan. Halimbawa, Baguio, La Union, ganyan. Malalapit lang yun kung hindi kayo mga baler, bakunado. Yan, hindi yes. Makakapasok. Requirement yan. At hahanapan pa nga mayor ng antigen test sila bago makapasok doon. At kailangan fully vaccinated pa rin. Mayor, ikaw, kilala ka na lagi mong tinatap ang private sector para tulungan ka sa iyong mga programa hanggat maaari. So, paano mo sila natap ngayong panahon na ito nasa pagbabakuna? Paano mo nangyay ang tulong ni Sir Lito? Pwede naman, may mga contact na number naman ako sa kanila. Kumisan personal, kumisan naman by phone. Tinatawagan ko sila. Tinatanong ko kung pwedeng ano yambag. At hindi lang naman ngayon sa bakuna kasi naranasan din natin yan. Noong last 2 years, nagkaroon ng malakas na bagyo, di ba? Ang dami natin dinonate sa relief goods sa Cagayan. Nakapagpadala yata tayo ng ilan ba? 15 o 17 maraming. Trucks na 15. Relief goods. Ha? 15 trucks ano, na relief goods. Kaya natutuwa ako dahil yung mga negosyante natin dito, willing silang tumulong, yung pakikiisa nila na napagbibigyan yung mga ating mga kahilingan pagdating sa kawang gawa. At kahit noong kasagsagan ng COVID mayor ng isang taon, maraming mga private sector kang na hikayat na tumulong sa ating mga pagbibigyan na yun noong pambandang April. Tumulong din sila yung mga naka-home quarantine, may mga ayuda rin silang binigay. Yes, maliban ano sa binigay nating ayuda. Ano yan mayor ha, ang tawag dito, pusang loob nila na pagtulong sa iyo at sa panawagan mo rin. At pinasalamatan pa natin sila sa ating bagong San Jose Bulletin. Isa-isa. So on record yung lahat. Ito po ay hindi pagmamayabang, no? Pero balita ko sa ibang bayan, yung mga ganyan daw ay hindi man lang nare-recognize na napapasalamatan. Pero tayo, na-publish pa natin at kaya nga yung COA nagtaka na marami tayong mga ganong donor. So, akala nila hindi well-accounted pero nakita nila na well-accounted lahat ng mga donasyon na pumasok. Ay, ganyan lang sa Jose, lahat nagkakaisa. Yes, oo. So, aabangan po namin, Sir Lito, at ng mga kalungsod natin yung incentive ninyo, no? Oo, para sa araw ng pagbabakuna. At maraming salamat, Mayor, at naibala mo rin siya ngayong umaga sa ating programa. Maraming salamat din, Jackie, at sa buong PIO at sa ating pong mga kababayan, basta tayo po, hindi pa po nawawala ang banta ng COVID-19, patuloy pa rin pong andyan ang COVID-19, kaya patuloy pa rin tayong mag-iingat po para po sa kaligtasan natin. Ilang days na po na zero case tayo, pero kailangan pa rin po tayong mag-ingat. Huwag muna tayong yung basta-basta sabihin niya yung tiwala, dapat mag-ingat pa rin tayo para sa ating mga sarili. Maraming salamat sa paalala na yun, Mayor. At syempre, baka may gusto kong batiin at si Sir Lito din. Binabati ko uli ang aking may bahay na talaga namang gabi-gabi mo siyang kadate, yeah. Mayor, sa Pailaw. Siya kadate ko sa Pailaw, ano. At nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil siya naging punong abala. Hermana ko, parang Hermana Mayor, no? Oo, siya talaga yung konsepto nito sa kanya, lahat ng galing ngayon. Nasolo niya ngayon, kaya proud naman ako na pwedeng-pwede pala at kayang-kaya ng aking may bahay dahil kitang-kita natin ang daming natuwa
naging masaya, nabigyan ng maraming negosyo sa gabi ang ating mga kababayan nang dahil sa Pailaw. Kaya maraming maraming salamat sa aking may bahay, ganun din kay Kuya Lito na nag-pledge na ng parapol para sa susunod natin mga bakunahan. Okay, si Sir Lito, baka meron po kayong gustong batiin din o mensahe? Maraming maraming salamat ha. Sana po inanyayahan namin kayo sa 29, 30, 1. Magpabakuna na po tayo ng lahat nang sa ganun po makabalik na tayo sa normal nating buhay. Nang bumalik po ang mga ngiti kasi hindi natin nakikita ang mga ngiti ng tao dahil lahat puro nakamas. Hindi na rin natin nakikita yung mga magaganda eh. Hindi po ba? Sana magpabakuna tayo para sa ganun. Tuloy-tuloy na rin po yung mga pagsasalo, yung mga birthday parties. Para may patuloy po natin, lalong-lalo na siguro yung mga inuman dyan. Pabakuna lang po tayo. Importante po yan. Hindi naman po para sa isa lang yan, para sa lahat po natin yan. Para nang sa ganun, makabalik tayo sa normal na buhay. Di po ba? Halos dalawang taon na tayong ganito po. May mga limitasyon. Yun lang po. Maraming salamat po. Asahan namin kayo sa 29, 30, and December 1 po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Mayor, napansin ko na kapag nagsasalita, nakakapagpatawa sa natural. Mas nakakapagpatawa pa lang ang natural. Koboy na koboy pala si Kuya Lito. Mas energetic pa pala sa iyo, Mayor. Bisan nga, magkwentuhan pa tayo na mas mahaba. Okay, maraming salamat po, Mayor at Sir Lito. So, magpabakuna na po tayo. Pumila tayo sa pag-asa sa 29, 30, and 1. Nakalimutan nga pala natin sabihin, Mayor, no? Nitong mga nakakarang araw, binabakunahan lang natin na 12 to 17 ay yung mga rehistrado. Pero sa 29, 30, and 1, kahit po walk-in, isama nyo lang inyong magulang o guardian at kumpletohin ang mga dokumentong kailangan, pwedeng magpabakuna ang 12 to 17 years old. Ay, oo. Nakalimutan ko nga rin sabihin. Pwede po mag-walk-in, ano? Lalong-lalo na yung walang... hindi nagpe-Facebook, yes, or lahat. Walang cellphone, yes, lahat ba pwede po mag-walk-in at kailangan po natin mabakunahan talaga ang 12 to 17 years old. Yes. Target ko po talaga ay yung 100% na mabakunahan, yes, ang San Josenyo. Yes, at katulad nga ng sinabi ni Sir dito, para happy-happy na tayong lahat, magpabakuna tayo, di ba? Kasi lalo na mga kabataan ngayon, naku, ang hilig nilang maggalame. Party-party sa ibang bayan, pero kailangan, kung gusto nyo mag-party, magpunta ng ganitong bayan, La Union, Baguio, kailangan kayo ay fully vaccinated at kailangan nyo rin mag-antigen test. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Magbabalik pa ang PIO Hour.